So, magandang umaga po mga kasamarnon. Welcome na naman sa aking channel, Talented sa Marnon. So, nandito tayo ngayon sa location ng ulungan ng aking mga broiler. Pasensya na nga pala mga kasamarnon na wala pa rin tayong loading kasi ngayon. Dahil kasi hindi pa stable ang sitwasyon ngayon dahil sa pandemic na kinakaharap pa rin natin ngayon. Yung video yung gagawin ko na lang ngayon is magbibigay ako ng tips or mga ideas kung paano gumawa ng kulungan ng ating mga broiler. Siyempre bago yan, mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Pakiclick na din yung bell button para updated kayo sa mga videos ko about sa mga broiler. Okay? So ngayon mga kasamarnon, ipapakita ko na sa inyo ang pinagawa kong kulungan. Medyo may mga mali-mali kasi na nagawa ng aking kulungan, pero okay na din yan kasi andyan na yan, so continue na lang. Pero bago natin umpisahan, ipapakita ko muna sa inyo ang pinagawa kong kulungan, kung gaano siya kalaki at kung gaano siya kalapad sa loob, at sasabihin ko rin sa inyo kung ano ba talaga ang naging mali sa pinagawa kong kulungan. Okay? So, wag natin patagalin mga kasamanon. Umpisa na po natin. So, ang bahay na ito mga kasamanon, bali ito po yung kulungan ng aking mga broiler. Pasensya na muna na walang takip kasi tinanggal muna namin kasi laging na nababasa. So, baka sira agad ang mga trapal na inanuhan namin. Ngayon, papasok tayo sa loob. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang sitwasyon sa loob. Tara! Ayan. Pasensya na nga pala mga kasama nun na medyo madumi sa loob kasi hindi ko pa talaga nilinisan simula nung hindi ako nagloading. So ito po yung lawak niya. Malawak naman siya sa loob mga kasamanon. Talagang magkakasya dito ang 150 to 200 heads. Pakita natin ang ano, ang likod. Ito yung side. At puntahan natin sa likod. Ayan. So ngayon mga kasamano, na nakita nyo na ang full viewing ng aking kulungan, sasabihin ko na sa inyo ngayon kung ano ba ang mga naging mali sa paggawa ng kulungan ko. Actually mga kasamano, bago ko po ito pinagawa, wala pa akong idea kung ano ba talaga ang tamang paggawa ng kulungan. So itong kulungan na pinagawa ko, bali plano namin ng tatay ko. So ngayon, gusto kong sabihin sa inyo kung ano ba talaga ang mga naging mali sa paggawa ng kulungan ko. So una, ito ang bali ang lapad ng kulungan ko mula dito sa pinaka entrance papuntang dulo. So ang lapad nito is 2.5 meters. So ang naging mali naman dito mga kasamar nun is dapat pala hindi siya malapad kasi simula dito sa may entrance, pag ang manok mo pumunta sa dulo, so mahihirapan ka na maabot siya. Halimbawa mga kasamar nun, nandito ka sa pinaka entrance. So pag nandun sa dulo, so hindi mo na siya maabot. Dapat pala mga kahit at least 1.5 meters para mabilis mo siyang ma-access, mabilis mo siyang mahawakan. Hindi tulad ng ganito, sobrang layo kasi dun sa dulo, so hindi mo siya maabot. Kailangan mo pang pumasok para makuha lang siya. Medyo nahihirapan kami na pumasok mga kasama nun kasi itong mga ginawa naming pinaka ano, flooring is hindi siya ganun kalalaking mga kahoy. Although matitibay naman, pero hindi namin inaapakan yung mga maliliit.
So ito sa screen, napakadelikado din kasi baka mahulog yung paa mo sa baba. So ang dapat pala gawin mga kasama nun, para sa akin is dapat at least 1.5 meters kung elevated ang gagawin mong kulungan. Mas maganda ang at least 1.5 meters. Ang haba naman nito mga kasama nun, mula dito hanggang sa dulo, nasa 6 meters siya. So kung susumahin natin mga kasama nun, all in all, bali ang kulungan nito is 2.5 by 6 meters. So ang pangalawang mali naman mga kasama nun na nagawa namin sa kulungan namin, actually hindi naman siya totally mali, yung parang may mga paraan pa na magiging maganda. So ang pangalawang mali na nagawa namin para sa akin, yung entrance, ito entrance, wala kasi siyang harang. Ito dapat may ganto kasi yung ang ginawa namin is ito lang. So, ito ang ginawa naming harang mga kasama noon, bali pag isasarado ko siya ng ganyan, so ganyan lang siya. Ayan. So dapat pala may harang siya dito, at least kahit level lang nito. Tanggalin natin. Ang purpose mga kasama nun kung bakit kailangan siya lagyan ng ganito, tuwing magpapakain ka kasi mga kasama nun, pag tuwing yung tipong maglalagay ka pa lang ng feeds, nagtatakbuhan sila papunta dito. So dumadami sila dito sa entrance. Yung iba natutulak, nahuhulog. So may mga cases ako na namatay. So isa lang naman yung namatay ko dahil sa nalaglag siya papunta sa baba. So ang dapat pala may harang siya tulad ng ganito mga kasama nun, no? Sa entrance na to. So ayun, dapat may harang siya na level siya dito para pag tumakbo yung mga manok mo is hanggang dito lang sila. So aabangan na lang nila yung pagkain na ibibigay sa kanila. At kung mapapansin nyo naman mga kasama nun, parang mas mataas talaga siya. Ang height kasi ng kulungan ko is hanggang baywang ko. So parang sobrang taas niya. Ang purpose ko naman nito mga kasama nun, yung mga insekto tulad ng daga. Kasi may mga cases kasi din ako nakakagat ang paa ng mga manok ko ng dahil sa daga. So ang purpose nito is para at least hindi siya basta-basta na makakaakyat. Although ang daga talaga is kahit anong daan or kahit anong taas kaya niyang akyatin. So para at least hindi niya maakyat agad. Tapos nilagyan na lang namin ng fish net para hindi makapasok yung mga daga. Ito oh. Fish net lang. So ayun, ulitin ko mga kasama nun, bali ang sukat po ng kulungan ko is 2.5 by 6 meters. Ang may nasabihan kasi ako dati na parang 5 meters ata yun, so kung bihira, pasensya na. Sorry, kasi parang mali yung naibigay kong information about sa size ng kulungan ko. So baka nagpagawa kayo, hindi naman siya sasabihin na maliit. Kasya naman yung ano. Yung sa akin kasi sa 2.5 by 6 meters, bali kasya sa 150 heads. May allowance pa naman. So yung mga nakapagawa na, so kakasya pa yan. So ayun mga kasama nun, kung gusto nyong elevated ang gagawin mong kulungan ng mga broiler, mas maganda ang 1.5 ang lapad ng ang kulungan mo at least 8 meters kahaba para lahat ng manok maaabot mo. So hindi ka mahirapan na kunin tuwing mag-harvest ka. Kung gusto mo naman nakalapag sa lupa mga kasama nun, kahit anong lapad pwede mo gawin. Kasi papasok ka lang naman din, makukuha mo agad kasi hindi ka naaakyat. At ito pa mga kasama nun, bali ang kulungan ko talaga is hanggang yan lang, hanggang dyan lang papunta doon. So para hindi siya nababasa agad,
nilagyan ko siya ng extension. Ayun. So, diyan, mula dito papunta doon, kung halimbawa umulan ng malakas, so hindi agad-agad na mababasa yung lupa sa loob, hindi magiging maputik, at hindi ka din mababasa. So, nilagyan ko siya ng extension para lagayan ng mga feeds ko. Hindi kasi pwede ipasok kasi tutukain yung mga ano hanggang sa mabutas. Ang ginagawa ko is, dati naglagay ako dito ng para ginawa lang namin na cabinet, at least lagayan lang ng mga feeds namin. Nilagay namin sa drum din, inilibit din namin para hindi siya maano sa lupa. So ayun mga kasama nun, ulitin ko, kung gusto mong elevated ang kulungan mo, kung sa 150 heads na gusto mong alagaan, mas maganda ang at least 1.5 ang lapad, then 8 meters ang pahaba. Lahat ng mga manok, maaabot mo yan mga kasama nun. Di ka mahihirapan na abutin ang mga manok mo tuwing mag-harvest ka. Okay? So kung gusto mo naman mga kasama nun na nakalapag sa lupa yung kulungan mo, kahit anong laki ang gusto mong gawin, okay lang. Kasi papasok ka lang naman din, lahat ma-access mo kasi lalakad na lang sa loob, hindi ka na mamumroblema sa katulad ng kulungan ko. Natatakot ako umapak sa mga maliliit na kahoy kasi baka maputol din, malaglag ako sa baba. Itong kulungan ko mga kasama nun, pwede mo na din gayahin ang size nito at ibaba mo na lang sa lupa kung gusto mong hindi elevated. Ang size nito is 2.5 by 6, so sa 150 heads kasya na dyan. May allowance pa, so siguro kaya pa umabot ng 200 heads. So again mga kasama nun, pasensya na talaga kasi hindi tayo nakakapag-loading ngayon. Although may mga supply na ng mga manok, pero hindi pa rin tayo nag-loading ngayon dahil sa pandemic na kinakaharap pa rin natin ngayon. Natatakot kasi ako na, ang kinakatakutan ko lang kasi mga kasama nun yung pagbibili ng mga feeds, kasi pupunta ka talaga sa ibang bayan. Ayaw ko din kasi naman na mahawa sa COVID na yan, kasi may anak ako at may asawa din, yung buong pamilya namin. So stay lang muna hanggang sa maging okay ang sitwasyon about sa pandemic na kinakaharap natin ngayon. At sa inyo mga kasama nun, kung okay naman ang lugar nyo is malayo naman sa maraming cases ng coronavirus, so pwede nyo ituloy-tuloy ang pagmamanukan. Huwag kayong sumuko kasi sa panahon din kasi ngayon, parang in demand din ang manok. Lalo na pag harvest ka na, bali ilalako mo lang sa lugar nyo. So pusang bibili na yan, hindi na yan pupunta sa bayan kasi matatakot din yan about sa COVID-19. So advantage din para sa atin na ituloy natin ang pagmamanukan. Dito kasi sa amin is may mga cases na, so nag-iingat ako, hindi muna ako nag-loading, nagano lang muna ako ng ibang sideline. Okay? So ayun mga kasama nun, sana po ay makatulong ito sa inyo. At sana din may natutunan kayo about sa video ginawa natin ngayon. Sana po naging klaro ang dating sa inyo sa pag-explain ko about sa paggawa at sa sizing ng kulungan natin. Sana po makatulong sa inyo. Ayun. So ayun mga kasama nun, magpapaalam na naman tayo ngayon. Tapos na naman tayo sa isang episode ngayon about sa paggawa ng kulungan, about sa broiler natin. So, sana po ay okay lang tayong lahat, at stay safe, at huwag maglalabas kung walang importanteng pupuntahan. Huwag pumunta sa mga matataong lugar. Ayun mga kasama nun, so ito lang muna. Bye-bye!